usap-usapang pagkatanggal nga nitong si Ryza May Dizon sa show ng Eat Bulaga viral ngayon sa social media. Nagtrending nga di umano ang naging pahayag ni Senator Tito Soto sa naging interview niya sa social media. Nilinaw nga nitong si Senator Tito Soto ang di umano yung mga umuugong na issue patungkol nga sa kanilang show na Eat Bulaga. Naibulgar din ni Senator Tito Soto ang demonyo pagtanggala sa child star na si Ryza May Dizon. Si Ryza May Dizon o mas kilala nga bilang Aling Maliit na main host ng Eat Bulaga ay naging usap-usapan sa naging pahayag ni Tito Soto. Ayon nga kay Senator Tito Soto, tila gusto daw tanggalin ng Eat Bulaga bilang host itong si Ryza May Dizon. Talaga nga namang walang magawa dito ang mga netizens kundi maging malungkot sa balitang ito. Samantala, sobrang nilinaw nga ng TVJ o ni Tito Vic and Joey ang di umano'y naging issue sa pagtanggal kay Ryza May Dizon. Pinaglalaban daw nila si Ryza May Dizon upang hindi matanggal sa Eat Bulaga. Lalo nga't naging issue din ang di umano'y pagka-bankrupt o pagkalugi daw ng Eat Bulaga. Halos 30 million pesos daw di umano ang lugi ng Eat Bulaga ayon sa social media. Umugong at nagtrending nga rin ang balitang tila'y natapatan na daw ng Eat Showtime ang naturang noontime show na Eat Bulaga. Ngunit ayon naman kay Vice Ganda at sa ibang host ng Showtime, wala naman na daw di umano'y alitan sa Eat Bulaga at Showtime, bagkus good vibes na lamang daw ang hatid nila. Ayon din kay Vice Ganda, masaya daw siya na kahit papano'y maraming mga tumatangkilik ng mga netizens at tila'y nakahanap na nga daw talaga ng katapatang Eat Bulaga. Malaki na rin daw ang naging part o naging parte ni Ryza May Dizon sa noontime show na Eat Bulaga. Kaya sana'y magawan daw ng paraan ang di umano'y isyong pagkatanggal ni Ryza May Dizon. Nilinaw din ni Bossing Vic Soto na pinaglalaban nila di umano ang mga isyong kumakalap ngayon sa social media. At talagang namang patuloy daw silang magbubunyi sa katagumpayan nga bilang 40 years o 4 na dekadang pagsiservisyo nila dito sa ating bansa. At hindi nga daw sila magpapatinag sa mga issue na binabato sa kanila ng kanilang mga bashers at ang naturang mga pambabatikos sa natura nilang show. Anong masasabi nyo mga ka-showbiz talks? Komento nyo yan sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood.